So to this video guys ay magre-repair tayo ng battery. Mukha lang siyang DIY. Pero hindi guys, kasi galing na ito sa ibang tao na gusto mag-DIY, gusto matuto. Ganyan talaga, take the risk. Okay. So dito, kasama yung kanyang BMS kasi nga sabi nila ay sinubukan daw na nilagay pero walang lumalabas na kuryente sa kanyang output kahit i-trigger nila yung kanyang output. Tapos meron siyang active equalizer. Yung ganito. Bale, meron akong nilagay na ganito kasi nga sunog yung kanyang mga resistor dito. So subukan natin siyang i-revive. Sana walang problema yung kanyang BMS. At kung meron, papalitan natin ng iba. So ito guys, ang ginamit nila dito ay 32650. Bale, 1, 2, 3, 4 16 na pieces sa kanyang per block. 4S siya. Tapos 64 pieces lahat. Okay. Malamang nasa mahigit 1000 watt hour itong battery na to. Sulit na rin. So ngayon, sabi ng may-ari, na-equalize na niya, na-equalize ba? Na-parallel na niya. Lahat pare-pares yung output niya. Tapos kita niyo naman guys, oh. Oh, akalain niyo bago ang gumawa ng ganito, pero akala nyo parang gawa na rin ng isang technician. Galing oh. I-check muna natin yung kanyang output. Overall ay nasa 13.2 per cell, 13.3, mabagal yung aking tester, 13.3, tapos yung last ay 13.3. Una natin gagawin ay ilalagay natin yung wiring ng kanyang balancer sa kanyang BMS, tapos yung equalizer. Okay, so ganito lang. Yung negative dito, yung black, yun yung starting natin. Ayan, papunta sa negative. Dito, may mga tabing na nilagay dito. So yun yung ilalagay natin muna. Pagsama-samahin na natin para hindi sila maligaw. Tapos sunod-sunod lang yan para hindi malito. Ganun lang. Tapos basta ang starting point natin ay yung black. Yan, sunod-sunod na yan. Tapos dito naman sa number 3. Okay. Tapos number 4. Malamang sa wiring lang talaga nagka-problema. Yan oh. Ito na yung positive. Kasi kung ito yung baliktad, talagang uusok. Masisira yung equalizer. Ayan. Yung balancer nung BMS, tapos yung equalizer. Maganda nga yung equalizer niya oh. Malakas to. Hindi kagaya ng ginagamit ko, nasa 1 ampere lang siya. Okay, so ganun lang. Tapos starting point natin always sa black, dito sa negative. Sunod-sunod na yan. Always na starting natin ay sa black or negative para hindi tayo malito. So ito yung negative, dito lang natin ilagay. Magalaw yung lamesa ko. Kaya ako sinabi sa negative tayo magsimula para meron tayong sinusundan na kulay, sa negative. Tapos sa pangalawa, yung pangalawang wire. Kung ano yung sinimulan natin dun sa kabila, pares din dito sa kabila. Okay, naipit siya. Kaya ako pinagsama para sa kanyang balancer tapos sa equalizer. Okay. Yun po ang always na tingnan natin, yung mga polarity tapos yung orientation niya. Tapos always natin na i-check kung tama yung ginawa natin yung polarity. Ayan, yung negative, yung black sa negative, tapos yung positive dito sa kabila. 13.2. Ayan, 13.2, hindi nakikita eh.
Ayan. From negative, 3.3. 6.6. 9.9. 13.2. Sunod natin ilagay yung kanyang BMS. So, ang trabaho po kasi ng BMS ay i-manage yung laman ng battery para hindi siya ma-overcharge, hindi siya ma-over-discharge. Tama yung nilalabas niyang boltahe, hindi ba masyadong malakas. Para kahit pa paano, safety yung battery natin na hindi kagaya ng mga sealed lead acid or yung mga flooded na kapag may problema yung ating inverter, sasabog yung inverter. So ito, hindi. Lalo sana yung may ano, Bluetooth para may set natin yung kanyang ano, ampere. Okay, tapos meron siyang balancer dito. Okay, so ang trabaho naman nito para i-monitor yung bawat cell niya. Kung meron na bang mas mataas, kung mataas na yung ibang cell niya, ika-cut off niya kaagad. Okay, full charge na yung isa, pero yung iba hindi pa, ika-cut off na niya. Yan. So, ito, ang trabaho lang niya, i-monitor. Yung ibabalance niya, hindi ko alam kung kaya niya i-balance yung bawat cell niya. Kasi nga, lalagyan natin ng equalizer. So, ang trabaho naman ng equalizer ay i-equalize niya yung bawat cell. Kumbaga ito, 3.2, 3.3, 3.2, 3.3. Ayan, ang gagawin niya lahat na 3.2. Yung 3.3, kakainin lang niya yung laman. So, yun lang gagawin niya, i-discharge niya yung iba, pagpapantay niya yung bawat cell. So, ito naman, kakargahan niya lang kakargahan hanggang sa puno. Ngayon, kung madedetect niya na mataas yung isa, i-discharge niya yung tatlo na cell kung mataas yung, kung mababa yung isa. So guys, ay nasa 80 ampere lang yata yung maximum. Kaya sinasabi ko mas maganda yung meron siyang Bluetooth para kahit naisagad na natin hanggang 200 ampere, pwede nating i-adjust yung kanyang output ng 20, 40, 60, 100, 250, ganon. Okay? So, yung kulay blue ay pupunta dito sa kanyang negative. Ayan. Kaya sinabi ko meron siyang marka na negative tapos positive dito sa kabila para hindi tayo malito. Okay? So, dito yan. Okay, lagyan na natin. Bago natin isalpak yung kanyang equalizer. Paano ba to? Dito ba to? Ano ba? Ganon. Bala na mamaya, si Batman. So, dito yan. Okay. So, ganun lang siya. Okay, tapos ito yung output. Yan, yung positive, direct na dun sa kabila. Lagay na natin yung balancer niya. Sana walang problema yung BMS. Okay, salpak na natin. Okay, salpak pa ng iba. Boom! Sa 13.2 yung output ng battery kanina. Sana ganyan din lang yung kanyang output. Okay. Ayun o, buhay na siya o, nasa 13.2 na. Walang problema yung BMS. Ngayon, ang problema lang talaga yung ating active equalizer. Okay na, may lumalabas na o, 13.2. Kasi kung hindi yan active, sana ang lumalabas dyan ay mababa. Mga 12, ganun lang, 12.8, ganun lang. Okay, 13.2, parehas, 13.2. So, ngayon, ang susunod natin na kakalikutin ay yung kanyang BMS, eto. Check up ko na kasi to, eto yung kanyang mga resistor, pakita ko sa inyo. Ayan, yung mga resistor dito sa kanyang input ay sabog, yan o, malilit na yan. Sabog yung mga yan. Eto, open na yung apat na yan. Tatlo pala, tapos yung isa, medyo. So, ngayon ay pansamantala, lagyan natin ng resistor na iba. Tapos kung okay na, tanggalin natin yung resistor, i-direct na natin kasi wala naman akong ganyang resistor. Mga fusible resistor. Basta okay na siya. Okay, subukan muna natin kung iilaw siya. Okay, try lang natin. Yung polarity, negative, positive dito sa kabila. Tama.
Wale. Wale dapat umilaw sana yan for the first time. Okay. Test natin para ano. Sure tayo. Sabi ko na nga, nasira siya. Dito, tapos dito. Wala. 2.2. Before resistor, meron. 13.2. Pero pag lampas ng resistor, wala. Pati dito sa iba. Yan o. Wala din. Okay. So, papalitan muna natin ng 10 ohms pansamantala. Tapos, try natin kung uusok. Eh di pansamantala, wala mo nang equalizer. Mabubuhay naman 'yan na ano, walang equalizer, pero dapat sana meron para kahit paano maiwasan ang imbalance. So ngayon, tapos ko nang pinalitan yung mga resistor. Ito yung dati niya. Maliit. Hindi niyo makita. So ngayon, i-check natin kung okay yung resistor na nilagay ko pansamantala lang. Nasa 10 ohms. 9.9. Yun. Okay. Tapos bale yung ground or negative ay diretso na siya sa board. Okay, so ngayon malalaman natin kung okay ba siya or hindi, kung uusok ba or hindi. Okay, walang bawi yan. Bahala ka dyan. Uy, no. Gumana. Ayan. Buti na lang, meron siyang mga ano, resistor. Kung wala, bugsa na. Okay. So, yun. Gumana siya kahit papano. Kasi ang plano ko dyan, tatanggalin ko rin lang yung resistor kasi nga 10 ohm siya. So, hindi siya tama. Dapat dyan 0. Ayan, 0-0 lang sana. So, wala kong ganon. Babalikan natin, tapos i-jumper natin. Ayan, oh. Okay. Gumana na siya. Ayos. Tatanggalin natin ulit. Tapos, tanggalin ko yung mga resistor. I-jumper natin. Kasi hindi masusunod yung kanyang current kung 10 ohms yung nakalagay. Maganda sana kung nasunod natin yung value ng resistor. Okay sana. Bahala na si Batman. Mababa yung ating setting sa ating soldering. Pang-arawan. Yun. So, huwag nyong gagayahin yung ilalagay ko, guys, kasi ito ay hindi advisable. Na-test ko naman na siya na okay sa 10 ohms. Ayan. Okay. Pasmado. Ayan, naka-jumper na sila. So ngayon, mainit pa siya. Try natin ulit. Sana walang mangiya. Ayun, gawa na. Wala namang umusok na wire. Obserbahan muna natin hanggang mamaya kung mag-automatic siya mamatay. Much, much, much later. Check natin yung kanyang mga cell after 30 minutes. Op, mali yung ating setting. 13.2. Good na good.
Okay. So, ang pagkaalam ko siguro dito sa equalizer na to, gaya ng ginagamit ko, magbi-blink siya. Yung ilaw na yan, magbi-blink kung nag-equalize. So, makikita lang natin na ganun kung nakasalpak siya sa ating charger or sa ating MPPT charge controller. Okay. Sa bawat karga niya, kung may imbalance, siyang bahala. Okay, so ilalagay na natin sa ibabaw niya, tapos lalagyan natin ng mga tali. Final testing natin after natin na inayos yung kanyang harness. Percel muna. Negative to positive, 3.3. Overall sa battery direct mismo, 13.2. Okay, positive to dumaan na sa BMS natin, 13.2, buhay na buhay. Okay, so okay na siya guys. Okay, so mabuti na lang at hindi masyadong malaki yung damage ng ating active balancer. And okay naman siya, wala namang naging problema, kasi kung may problema yung kanyang mga IGBT, sana umusok na or may mainit. Okay naman siya, wala nang mainit. Tapos, mabuti at walang damage yung BMS. Kasi, sa bagay, meron tayo papalit dito. Papapasubo sana yung ating BMS dito. Okay. So, para sa mga link ng mga battery, wala po kong alam dito kasi hindi po ako yung bumili. Tapos, yung dali, hindi po ako yung bumili. Yung equalizer, hindi po ako bumili. Balang binili ko lang dito, yung cable tie, yun lang. Kasi repair lang naman yung ginawa ko dito kasi hindi nila mapagana ng maayos. Walang lumalabas daw. Nasa 6.6 lang yata yung lumalabas. Tapos, na-damage yung equalizer. So, okay naman na siya. Wala nang pangamba. Okay. So, para sa akin, advice ko dito kasi nga na-damage na yung kwan niya. Kasi wala nang mga visible resistor, mas maganda magpalit na lang kasi baka magka-problema, uusok yung harness niya. Pansamantala lang yan. Mas safety kasi kung meron siyang ano, resistor na yung visible resistor. Para kung may damage, papuputol lang siya ulit. Ito ngayon, ang lalaki ng ano, jumper, oh. Solid. Okay. So, ganun na muna. Paano? Next time na naman. Ganun na naman. Sana may natutunan kayo sa video na to.